mga ka-CFO today! Ready na po ba kayo ulit na karirin ang Monday na ito? Ako po muna ang mag-guide sa inyo dito. Ako po ang Kahani Ramirez. At sana kung paanong excited ang ating mga guests na i-share ang kanilang mga naging passion turned career, ay excited din po kayo na mapanood ang kanilang mga kwento. Unahin na siguro natin yung guest natin na mula sa distrito ng Nueva Vizcaya. What started as a dream has now become a reality. Business manager na siya. O diba? May business na, manager pa. Dalawang salita that definitely spell success. Mapapasana all po kaya kayo sa guest natin na yon? Next up, punta naman po tayo sa Bugos City, Cebu. I'm sure marami na kayong nakita na nagda-thrive sa career na ito. Kaya pakinggan natin ang kwento niya kung paano siya nakapagsimula sa simpleng hosting-hosting lang to now having hosting as their main source of income bilang isang event host. And finally, dako naman po tayo sa distrito ng Negros Oriental. Hindi ko i-spoil ang business niya, pero ito na po. Entrepreneur na nga siya. We love a success story like this. Paano kaya niya na-switch ang kanyang buhay by having their own business? Well, panoorin niyo na lang ang episode na ito ng Career Mode to find out all about these careers. Let's watch these highlights! Kayo na ba kayo? Ako din kasi. Para mas ma-excite kayo, let's watch this CFO vision. Tatapatin na kita. I'm sorry, but you're fired. Dahil kailangan namin magbawas ng empleyado at napansin namin mababa ang performance mo. Thank you.
CFO Today. Kumusta po kayo? Ako nga po pala si kapatid Nasmin Asuncion, isang finance officer at diakonesa sa lokal ng Bonpal proper, distrito ng Nueva Vizcaya. Strategic way on how to keep up a business? Sagot ko kayo dyan! Kaya samahan niyo po ako today at ibabahagi ko po sa inyo ang aking nalalaman tungkol sa ganitong mga topics. Ako po ay isang business manager ng isang restaurant na itinayo ng pamilya ng aking asawa. Ito po ay ang Lucky Chance. Bilang isang business manager, gampanin po natin na pangunahan ang lahat ng business matter na ginagawa sa loob ng business o negosyo gaya ng production, pag-handle ng mga empleyado, at matiyak na may pag-unlad sa negosyo. Dapat ang isang manager po ay may magandang komunikasyon sa lahat ng tao. Isa po itong skills na dapat meron tayo. Dapat po approachable din tayo kasi magkakaiba po yung taong kailangan nating lapitan o nakakasalamuha. Dapat din po good listeners tayo, marunong tayong tumanggap ng suggestion or comments. Kailangan din po ay multilingual tayo, lalo na po sa lugar natin ay marami yung dialect na ginagamit. Isa pa po sa skill na dapat meron tayo ay yung visionary leader. Ito po ay yung pagsaset ng long-term plan kung saan makukuha yung target o goal ng isang company o business para maging successful at lumawak. Meron siyang budget management. Alam niyang iplano or i-manage yung income at saka yung expenses ng isang business. Dapat po ay meron tayong harmonious relationship between staff para maging maganda yung takbo ng flow ng mga trabaho. Gayun din po sa customer, dapat ay maganda rin po ang relationship para yung mga customer natin babalik-balik. Kailangan po resourceful tayo. Magplano po tayo ng mga bagay na makakapagdagdag ng income, gaya po ng mga like sa food delivery or online pa-order, mga ganun po. Tapos ability to solve problem and decision making. Dapat po ang isang manager meron siyang quick thinking. Pagka merong problema, meron po siya agad na pwedeng isolusyon or makakapag-isip po siya agad ng pwedeng solusyon nung naging problema. At handa rin po siyang mag-take ng risk anuman yung maging result nung decision niya. Commercial awareness po. Dapat ang isang manager po ay alam niya kung ano yung patok sa merkado. Sabi nga kung ano po yung trending para kagatin po ng mga customer. Based on my experience po, as business manager, yung style and practice na kailangan nating masustain ay yung transformational at visionary management. Mag-i-implement ng level up transformation. Sa business po namin, pwede po kaming magdagdag ng mga bagong services sa mga customer. At sa panig naman po ng mga crew, ay makabuo ng team, mabigyan sila ng chance na magkaroon ng initiative ability kung paano makakatulong sa company or sa business para lumago o umangat ito at kayang makisabay sa service ng ibang business na katulad namin. But minimake sure po namin na through monitoring na mamimit pa rin po yung pinakalayunin at target result. Kailangan nating may malawak na pananaw na kung kaya nating i-level up ang service ng business, dapat kailangan nating tanggapin yung risk na anuman ang result nito, matatag nating harapin. Kailangang manageable na pag-aralan paano ito gagawin matagumpay. Bilang isang ina at asawa, hindi natin pwedeng iwan yung pananagutan natin sa kanila. So as a mother of 3 kids na nag-aaral na, hindi ko po inaalis yung time ko na sa kanila as a mother. Kaya mahalaga po yung time management lalo po at marami tayong kailangan na asikasuhin. So by proper scheduling po, lahat binibigyan po ng time. Bago pumasok sa trabaho ay sa pamilya po muna, pero sa ibabaw ng lahat po ay ang pagtupad. Hindi ko po pinapayagan na yung oras ng tupad ko bilang may tungkulin sa pananalapi at diakonesa at pagdalo sa mga aktibidad ay maagaw po ng iba pang bagay. Yun naman po yung priority po natin bilang may tungkulin. Hindi talaga maiiwasan ng problema sa buhay.
may time po na nagkakaproblema sa business, like pagbaba ng sales, pagmahal ng mga bilihin, dumadaming mga kakumpetensya. So nakaka-apekto po lahat yun sa pag-unlad ng business. Pati po sa pamilya may mga problema din po. Sa atin naman pong mga Iglesia ni Cristo, hindi na po bagong bagay yan. At itinuro din po sa atin ano ang luna sa mga bagay na yan. Ang bonding po ng pamilya, minsan lumalabas kami pag may time, pasyal po pagka may pera. Pero hindi po nawawala ay kasama po yung mga bata, pumupunta ng kapilya, tumutulong sa paglilinis, at pagdalo ng mga aktibidad like pamamahayag po, pasugo drive, sa mga aktibidad po ng kapisan ng pansambahayan. Para maging successful po ang ating pinaplanong business from the start, kailangan matiyak natin na ito po talaga ang gusto natin gawin. Dapat po kasi ay mahal natin at masaya tayo sa ginagawa natin. Then kumausap din po kami ng mga tao na may kaalaman at karanasan sa mga business kagaya ng restaurant. May mga kamay tungkulin po tayo na pwedeng mag-share din ng tips para sa pamamalakad ng negosyo. Isinama po namin sa pagpaplano ang Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Strategic planning in business at sa buhay ang kailangan para maging matagumpay. Kaya sa mga viewers po natin dyan na nagnanais magtayo ng negosyo, manalangin, magtiwala at manatiling matatag sa anumang desisyon sa buhay. Kaya kung kaya ko, kaya mo rin. Kaya karirin mo na yan! Hello mga ka-CFO today! Kumusta? Ako po pala si kapatid na Shari Cuambot, isang Jaconesa sa lokal ng San Remeo, distrito ng Bogos City, Cebu. Minsan na po ba kayong nangarap na maging isang host sa kung ano't anumang event? Kaya lang, nadadaig kayo ng kaba o yung mga tinatawag nating stage fright. Samahan niyo po ako ngayong araw na ito at ibabahagi ko po sa inyo ang mga naging karanasan, mga tips, at kung paano na rin ako nagsimula bilang isang event host. I took up Bachelor of Arts in Mass Communications and I once worked as a DJ in an FM radio station. I was also a staff under marketing and advertising. I write radio commercial scripts and I voice them. But even before I became a DJ, naging events host naman na po ako. It started when I joined an inter-colleges contest and isa sa mga trainers doon na nakilala ako happens to be an events coordinator. Nagkaroon ako ng kauna-unahang booking ko. So my first ever event mula sa trainer na naka-discover sa akin na coordinator ng isang mga event was during the wedding of his brother. And it was so funny because sa video kay pala nga ako nag-microphone noon. And it was just laid back. It was a laid back type of an event. Pero after that, nagsunod-sunod na yung mga bookings ko. I was able to host already store openings, makeshops, appliance stores, apart from the weddings, birthdays, at marami na. I couldn't count anymore. The best way to manage your tasks, your life, is to understand your priorities in life. Ako, I always set priorities as one, pagiging isang may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo, gaya ng sinabi ko kanina, isa po akong Jaconesa. Second, you have to also understand yung mga gampanin mo bilang isang ina at may bahay. And third, yung pagiging working mom mo. Busy man ako as an event host with so many hosting gigs, I make sure na hindi ko napapabayaan ang mga pagtupad ko, mga tungkulin ko sa loob ng Iglesia ni Cristo. I make that in a way that I don't take any event kapag ka araw ng aking pagtupad. Para magamit ko po yung hosting skills ko sa loob ng Iglesia ni Cristo, I make myself available to host any types of activities pangkapisanan. Sa pag-uwi ko, during our travel, minsan kasi malayo yung travel, so I have a lot of time na mag-muni-muni. I pray to God. I always tell to God that thank you for the success of this event and I assure God that I'm gonna sing louder in your glory. I'm gonna
make myself available, if lalo na sa mga gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo. During pandemic, gaya na nakararami, I was also affected. The whole events industry is affected. Nawalan kami lahat ng bookings, na-cancel lahat yung mga events. Pero grateful ako sa Diyos because bumalik na. And eto, marami na ulit kaming bookings. Every time I leave home for my events, palagi kong sinasabihan yung mga anak ko na, please, don't do silly things, look after each other, and they will start enumerating their requests. So, please take home fries or my favorite milk tea, ganon. Minsan, pag umuwi na ako, very late na. Minsan, hating gabi na. Minsan, pagod na pagod din ako. But I see to it that the next day, I take them out. Sa labas kami kumakain, namamasyal kami. And most importantly, ako talaga ang maasikaso sa mga schoolworks, lalo na meron akong preschooler na anak na kailangan talagang tutukan. I study with him. I help him make his assignments, and ako din mismo ang hatid sundo. A very good tip that I can share with you to be an effective host is that you have to be a good listener. You have to listen to your clients, what they want to happen during their big day, during their events. And you also have to consider your teammates, because every success of an event is from a teamwork of hosts, videographers, photographers, lahat, even the coordinators. You have to work with them healthily. We are all hosts of our own lives. We just have to discover it, to understand it from within us, to nourish it. And by the time you've done that, you are ready to unleash it. Kaya sa mga aspiring hosts dyan, kung kaya ko, kaya niyo rin. Kaya, karirin niyo na yan. Ako po si kapatid na Gemma Bitulabing, kabilang sa Kapisanang Buklod at proud small business owner. Sa pagkakataong ito, ibabahagi ko po sa inyo kung paano ko sinimulan at napalago ang aking small business na tusinuhan at kung paano tayo kumita mula rito. Nagsimula ang negosyong iyan noong nag-aaral pa ako, yun ang negosyo ng amo ko. Kaya doon ko natutuhan ang lahat ng iyon. Nag-working student ako. Kaya nung nag-asawa ako, yun ang napili kong magiging hanap buhay upang makatulong sa amin ng pamilya ko. Sa pag-prepare ko po ng paninda ko po, kung wala pong tupad at saka wala pong ensayo, gigising po ako ng alas 5 ng umaga para pupunta na po sa palengke. Mamalingke na po ako. Pagkatapos, pagdating ko po sa tindahan, nag-prepare na po ako. Nanghihiwa, nag-slice, kung ano pong lahat-lahat. Pagkatapos po, matapos na po lahat ng pag-prepare, nagmamarinate na po ako. Ako po talaga ang kusang naggumagawa po sa lahat. Pero pagkatapos po naming mag-slice, mag-marinate, talagang may mga taong tutulong sa akin. May makatulong po ako. Pagkatapos po naming magtuhog, ilagay ko na po 'yon sa rep para freeze ang karne, sariwang-sariwa. At pagkahapon po, alas 3 na po ng hapon, mag-start na po kami sa pagtinda. Magbukas na po kami ng tindahan. Dahil dito, hawak ko ang oras ko. Makadalo ako sa mga gawain, sa pamamahayag, makatupad ako sa aking banal na tungkulin. At dahil po dito, may magamit po kami para sa aming ikabubuhay pang araw-araw. Sa pamagitan ng aking negosyo, ay nataguyod ko ang pag-aaral ng aking mga anak at sila'y nakatapos ng kolehiyo, at sa tulong ng ating Panginoong Diyos, ang aking bunsong anak ay nagkamit ng parangal na Summa Cum Laude. Ang aking negosyo nakakatulong sa mga working student upang magkaroon sila ng trabaho para makakatulong sa kanilang pag-aaral. Masaya po kaming makapagbibigay serbisyo sa mga tao po sa community namin, lalo na yung sobrang busy sa work at hindi na makapagluluto ng makakain nila. Hindi lang dapat masarap yung ihahain namin sa kanila, higit sa lahat, we take care of them po para balik-balikan po nila kami. Bilang isang small business owner, inuuna ko po talaga ang pagtupad ng aking tungkulin bago negosyo.
kasi dyan tayo pagpapalain. Sa negosyo, talagang ganyan. Minsan, may mahina. Minsan, may malakas din. Kaya, pag malakas ang benta mo, talagang mag-iipon ka. Para pagdating ng araw na mahina, mayroon kang ibabalik. Di minsan, hindi sumagi sa isip ko na huminto sa aking negosyo. Dahil dito ako kumukuha ng aking ginagamit pang araw-araw at masaya naman ako sa aking mga ginagawa. Ang maipapayo ko sa lahat ng mga kapatid at sa mga viewers na nais magnegosyo ay dedikasyon, sipag, tiyaga. At higit po sa lahat, manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos na gabayan tayo sa lahat ng ating mga plano at desisyon sa buhay. Sa lahat po ng mga kapatid at sa mga viewers, na unahin po natin pagtupad ang ating banal na tungkulin. At kung ipagkaloob po ng Panginoong Diyos na magiging successful po tayo sa ating business, ay huwag po nating makalimutan na ibalik po sa Kanya ang lahat po ng kapurihan. Yung pangninegosyo, kailangan po talaga yan ng sipag, tiyaga at dedikasyon upang mapalago po natin tulad din ng pagtupad ng ating mga tungkulin. Ito ay pinagtatalagahan nating matupad sa kapurihan po ng ating Ama. Ang kahalalan po kasi natin ang ating tanging yaman. Kaya naniniwala po ako na higit po sa ano paman, ito ang dapat nating iingatan at pinagyayaman. Kung kaya kong magpalago ng small business tulad ng tosinuhan bilang ikinabubuhay, kaya nyo rin. Kaya karirin nyo na yan. Uy, kausapin nyo naman ako mga ka-CFO today. Tayo na nga lang magkakasama ngayong Monday eh. Pero dahil gaya ng mga career persons na napanood po natin today sa ating episode, mag-isa man nilang itinaguyod ang kanilang mga kasalukuyang pinagkakitaan on the journey to success, tunay na hindi sila nag-iisa. Nariyan ang kanilang mga kaibigan, mahal sa buhay, mga empleyado at higit sa lahat, ang tulong at gabay ng ating Panginoong Diyos at mga paalala niya na itinuturo sa atin ng pamamahala. Kaya, lubos na lubos po ang ating pagpapasalamat sa kanila. And there are more episodes to come this week ha? Alam kong alam na alam nyo na ito. Panoorin nyo rin po ang Interest, Values, Entertainment, and CFO Today Internationals natin on this week on our official social media pages, ang Iglesia ni Cristo Christian Family Organizations on Facebook and Instagram. At syempre, bago matapos ang episode na ito, nais po namin batiin ng happy birthday ang kapatid na Dan Racoma mula po sa lokal ng Cebul, distrito ng Bataan, pati na rin po ang kanyang may bahay na si kapatid na Viva Racoma. And also, I would like to greet my sister, Sister Kimbel Carpio, a happy, happy birthday. Siya naman po ay mula sa lokal ng Lancaster, distrito ng Los Angeles County. O siya, ako po ang Kahani Ramirez and I hope you had fun because I really did. At higit sa lahat, sana'y na-inspire, na-motivate at na-encourage po kayo na kung kaya ng ating mga kapatid, kaya niyo rin po. Kaya, karirin niyo na yan! We hope you've been inspired by Christian living only here on CFO Today.